good morning. Masaya ako ngayon. Actually, everyday masaya ako. Ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa mga taong gustong magpakamatay. Dahil hindi daw nila nakakaya ang kanilang mga problema. Bakit? Sila lang ba ang may problema? Lahat tayo may problema. Depende lang kung gaano natin dalahin ang ating mga problema. Sa lugar namin, may mga cases din na gustong magpakamatay. Diba? Pero at the same time nadala din sa hospital. Pero yung isa, yung binata na laging pinapahiya ng nanay niya, na laging pinapagalitan ng nanay niya, nagpakamatay siya, then namatay. Wala, namatay talaga siya kasi parang madami yung ininom niya na insecticide. Kung gusto ninyong magpakamatay, huwag na kayong magdamay. Dapat yung alam nyo na mamamatay na kayo, di ba? Kasi kung hindi rin kayo mamamatay, magkakaproblema pa ang mga mahal ninyo sa buhay. Gagastos pa sila sa hospital, di ba? So kung gusto ninyong magpakamatay, magpakamatay na lang kayo. Huwag na kayong magpaalam, magpakamatay na lang kayo. Pero ito ang tip ko ha, para wala nang problema yung mga maiiwanan nyo. Kung may balak kayong magpakamatay, una nyong gawin, maghukay na lang kayo maghukay na lang kayo ng paglilibingan sa inyo. Pangalawa, bibili na kayo ng kabaong ninyo. Diba? Pangatlo, bibili na lang kayo ng balsamo. Yun na lang iinumin ninyo. Mahiga na lang kayo sa loob ng bubuhatin ninyo yung kabaong ninyo, tapos ilalagay nyo na doon sa hinukay ninyong libingan ninyo. Tapos mahiga na rin kayo doon, magsuot na rin kayo ng barong o kaya'y saya. Tapos uminom na lang kayo ng formalin para diretso. Diba? Di wala nang problema yung mga maiiwanan ninyo. Mga tanga-tanga kasi kayo eh. Kung may problema kayo, dapat huwag kayong magpapadala sa damdamin ninyo. Kasi lahat naman tayo may problema. Sino ba sa atin ang walang problema? Ako, marami akong pinagdaan ng problema. Pero tingnan nyo naman ako. Nandito pa rin naman ako. Diba? Ang dami-dami kong napagdaan ng problema. Oo. Pero naging matatag lang ako. Hindi ko inisip yung problema. Ang iniisip ko yung solusyon ng problema. Kaya kung kayo dyan, ang maipapayo ko lang, huwag nyo nang isipin yung problema kasi. Ang isipin nyo ninyo yung solusyon. Kung ang problema ninyo is pera, magtrabaho kayo. Diba? Ganun lang naman. Kung ang problema nyo ay yung asawa ninyo, di, pwede mo na, marami namang pwedeng gawin para upang sa ganoon is malutas yung problema ninyong mag-asawa. Kung ang problema ninyo ay tungkol sa trabaho, maghanap kayo ng trabaho, napakasimple, di ba? Lahat tayo may problema, may mas magbigat pa. Bakit tayo magpapakamatay? Di ba? Bakit ikaw lang ba ang may problema? Lahat tayo may problema. Iyak mo lang. Kung masakit, iyak mo lang. O magsabi ka sa kaibigan mo para upang sa ganun is mag-aanan yung problema mo. Ganun lang. O kaya manalig ka sa Diyos. Magdasal ka sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya kung ano yung problema mo. Hindi man niya kaagad malulutas, pero malulutas din niya. Pero darating din yung araw na ibibigay niya yung lutas sa problema mo. Ako, pag may problema ako, laging yung Panginoon na lang ang pinagsasabihin ko. Kinakausap ko siya. Habang nagdadasal ako, sinasabi ko yung problema ko. Sa awa naman ng Diyos, hindi man kaagad, pero binibigyan pa rin niya ng lunas. Binibigay pa rin niya yung lunas para sa akin. Kaya kung may mga problema na kayo, dapat maging matatag lang kayo. Magtiyaga lang kayo na maghintay na malulutas din yung problema ninyo. Kung hindi nyo man kayang lutasin, maraming nagmamahal sa atin sa paligid na pwedeng dadamay sa atin sa ating mga problema.
Kaya maging mabuti ka lang sa mga tao na sa paligid mo. So in case na meron kang problema, meron kang lalapitan. Yun lang ang masasabi ko. Good day and God bless to all of us. See you.